Hello guys! Hello, hello Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy na pwedeng makarelate kayo. Okay? Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Wow! Meron ka ditong 4 cards. Number 29, 39, 6, and then number 18. Okay, tingnan natin dito sa blessing. Air signs. Wow. Okay, 7, 16. So, ang nakikita ko sir dito, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na siguro ano, yung iba sa inyo dyan, may kapamilya kayo sigurong literal na nakulong, may kapamilya kayong may pinagdadaanan ng mga problema, stagnation sa buhay, like stagnation sa trabaho, sa relationship, sa pamilya, parang ganun. And kung makikita mo dito, minamanifest mo to eh. Diba? Minamanifest mo every night, every day ka nagpre-pray na sana makaalis ka na, or kung sino man itong taong ito na makaalis na siya sa stagnation niya, sa imprisonment, or sa kung ano pa man. And number 6, isang may edad na, babae man or lalaki. Or pwedeng hindi may edad, mayaman siguro. Kasi pag sinabing mature, hindi lang siya mature emotionally, or sa age, or pwedeng mature din siya sa financial. So, sinasabi ng Veracer dito na siya ay posibleng maging susi para makalaya siya. Or parang ganun. Isang tao ang magiging susi para makalaya yung isang tao sa stagnation na pinagdadaanan niya. 39-18, mayroong selebrasyon. So, nakikita ko sir dito na may selebrasyon na posibleng darating. It's either birthday celebration, fiesta, wedding anniversaries, or kano man to. And may involved na bata. So, number 18-9. So, nakikita ko siya dito na posibleng ang taong ito na makikilala mo para makatulong sa'yo or sa taong nangangailangan ng tulong para sa kanyang freedom. Pwede niyang ma-met ito sa isang fiesta, celebration, or sa birthday celebration, or sa kung saan pa man na may kasayahan. At ang blessing from your ancestors, number 16 to eh, so 7. Siguro ano, medyo nakakalimutan mo siguro yung mga family members or mga relatives mo na nauna na doon sa ikalawang buhay na siguro nakamasid sila sa'yo. Kasi kung makikita mo, diba, nakatingin siya. Pwedeng yung ancestor nakatingin dito sa bata or pwedeng dito sa mga na natira sa mundong ibabaw. So, sinasabi na pwede mo silang, yung mga ancestors mo, pwede mo silang hinga ng tulong. Kasi minsan, diba, yun nga, kailangan natin humingi para mabigyan tayo. Need to ask para matulungan tayo. So, hindi sila papasok sa buhay mo para kontrolin yung iyong emosyon, yung iyong mga actions, kailangan mong humingi. Parang, alam mo yung paghingi ng tulong sa mga ancestor is, parang sasabihin mo lang na bigyan ka ng liwanag. Kasi minsan, sobrang dilim ng isip natin na hindi natin magawa kung ano yung dapat magawa natin. Kasi masyado tayong anxious or pwede masyado tayong abala or ano bang tawag doon? Aligaga. Parang ganun. So, yun. Yun, guys. And nakikita ko, meron ding iba sa inyo dyan na may mga celebration na pinaghahandaan. Lalo na yung birthday celebration. It's either 7th birthday, 12th birthday, or debut. Or pwedeng kung ano man to, mga birthday or anniversaries. Na posibleng, yun yung inaalala mo kung saan ka kukuha ng financial na gagastusin. Wow. Oh, tingnan mo.
nakakaloka to. So, yun. Kung makikita mo to, may Queen of Swords. Meron kang, nandito yung Queen of Swords and then the Queen of Wands. Tapos may Ten of Wands. So, ibig sabihin, ang dami-dami mong obligasyon sa buhay. Diba pa? Breadwinner ka ba? Ang dami mong obligasyon. Ang dami mong pasan-pasan sa buhay mo. Okay? Marami kang pinapasan. Marami kang mga iniisip. Marami kang ginagawa. And then, dito sa barahang to, sinasabi na kailangan mong mag-focus sa isa lamang. Diba? Yung parang, ang sinasabi sa'yo ng barahas ngayon, kailangan mag-focus sa isa. Kita mo to. Itong child, tsaka mature woman, parang may magulang dito na wala na siyang, marami siyang anak, pero isang tao lang, isang anak niya lang yung focus niya. Parang unfair naman yun sa ibang anak, diba? Yung iba naman, may magulang dito or isang tao na ang dami niyang obligations, lahat niya pinapasan, and hindi niya na binibigyan ng focus kahit isa, diba? Kasi kung lahat ay pinapasan mo, wala ka nang pakialam, kasi gusto mo lang is matapos yung sufferings or yung pain. Hindi mo alam kung nabibigay mo ba yung karapat-dapat sa bawat isa. So, nakikita natin dito, iwasan mo yung sobrang pag-multitask. Iwasan mo yung pagiging people pleaser. Okay? Focus ka lang sa isa. Okay? And be free. May freedom dito eh. Diba? Yung sinasabi ng bara sa'yo is work. Parang sinasabi na trabahuhin mo yung trabaho mo ng matalino. Diba? Yung, kasi dito parang pagod na pagod ka eh. Pagod na pagod ka. Hindi mo na alam kung ano yung mga next move or next step mo. Tingnan mo, magician. Diba? Sinasabi ng brother dito na dahan-dahan lang. Okay? Everything happens for a reason. Lahat may dahilan. Lahat may rason kung bakit nangyayari ito. Focus ka. Yun ang kailangan mo sa akin. Mag-focus ka. Hindi yung ginagawa mo yung maraming bagay ng sabay-sabay, diba? Hindi mo makukuha yung freedom kung sa sarili mo mismo wala kang freedom, diba? So, eto yung ini-aim ng magic sa'yo, magician. Sinasabi ng magician na kung gusto mong maging malaya, medyo bawasan mo yung obligation mo. Kung gusto mong mag-enjoy, mag-enjoy ka. Okay? And sinasabi ng brother dito na yung freedom na andyan lang naman yan. Okay? As long as na may focus ka. Okay? Kita mo na. So, nakikita mo dito na sinasabi ng brother sa'yo na lahat ng area sa buhay mo, love, relationship, money, ay imbalance. Parang ganun. Kailangan mong balansehin lahat. Okay? Ikaw lang daw yung makakapag-balance niyan. Okay, lalo na sa relationship. Parang nakikita ko siya dito, isa lang yung focus mo eh. Diba? Eto, magician. Eto, queen of, king of cups. So, parang sinasabi na bigyan mo ng attention ang bawat area sa buhay mo, hindi lang iisa. Nandito ka kasi, diba? Gusto mong tapusin lahat-lahat. So, alibawa, naglalaba ka, nagluluto, or yung iba, nagbe-business na, mayroon pang trabaho sa gabi, may trabaho sa umaga, parang ganun. So, kailangan mo daw magdahan-dahan. Kailangan mong medyo bawasan yung multitasking. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!